Arestado ang isang babae na umano'y scammer na nag-aalok ng insurance at loan sa Mulabe, Zamboanga del Sur. Samantala, isang dayuhan at mahigit 20 empleyado ng isang call center sa Cebu City na ni-raid ng NBI-NCR sa sampahanan ng kaso. Narito ang report ni Chris Sadapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mas maayo na para makibalo ang tanang tibok bulabing na imuhang na scam. Makibalo sila sa kuang live. Makibalo sila nga mooning bayuta. Ito ang Facebook Live ng isang Robert Bandiala. Biktima raw siya ng insurance at loan scam ng isang alias Cheche, 37 taong gulang sa Mulabe, Zamboanga del Sur nitong February 17. Ayon kay Robert, nakilala niya raw ito sa isang kainan sa nasabing lugar. Nag-alok daw ito ng insurance at loan sa kanya at sa tindera ng kainan. Naengganyo raw siyang kumuha dahil sa saktong kailangan niya ng pera para sa kanyang negosyo. Wala lang po ma'am nga, nihata po buwan, wala mo siya gihatag nga resibo, buga na kay ko. Buha niya itong tindera sa karinderya. Ay di man ito nahitabo ma'am, pagkasabado, nanawag siya na mo nga, another one to, nakuning alarma nga, ma'am, kung dilinin mo mahatag ang kwanta ro, kung saban na mo gitangita, palihog na lang ko ma'am, ibalik na lang ang kwarta ma'am. Sige sir, ano harami karong alauna sir, kaya rilisan ka na mo, kamunduha atong tindira dira sa karinderya. Kinahaponan nitong February 17, hindi raw dumating si Alice Cheche at hindi na rin sumasagot sa kanilang mga tawag. Kaya agad nila itong nireport sa Mulabe Municipal Police Station. Agad na natakip na otoridad ang suspect na tubong Ozamis City, Misamis Occidental. Based dito sa kwan sa kapulisan sa Ozamis, o sa records po nato, wala po siya'y formal complaint or warrant of arrest sa iya ang mudos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Mulabe Police Station si alias Cheche. Hinihintay na lang na may iba pang magreklamo para formal itong masampahan ng kaso. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang panig nito pero hindi ito nagbigay ng pahayag. Isang dayuhan at 24 empleyado ng isang call center sa Cebu City ang sasampahan ng kaso kaugnay sa illegal investment scam. Naabutan ng dayuhan na isang Israeli national na nangangasiwa sa operasyon habang nagtatrabaho ang mga empleyado ng ikasang operasyon nitong February 22. Sasampahan ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code at Cybercrime Prevention Act ang mga ito. Ang operasyon ay sinagawa ng NBI-NCR bunsod ng reklamo ng 4 na Australian nationals na nag-invest ng aabot sa 1.3 million Australian dollars o mahigit sa 47 million pesos. They scam foreign clients, all right, to give them investment and then get more details from the client for them to invest more. Sa mga dokumentong nakuha ng NBI, isang call center ang kumpanya, subalit nagsasagawa rin daw ito ng investment operations. For as long as they have been issued a secondary license, for them to be authorized to secure, trade, sell, investment. Yung mga stock, shares, commodities, cryptocurrencies, and alike. Pero wala. Sinubukan ng Australian crew na nagdokumento sa operasyon na makausap ng isang complainant ang arestadong dayuhan. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag. Okay, oops, sample lot. You've done to us. You are scum. You are scum of the earth. You are not a human being. You deserve to rot, mate. Subalit sa off-cam interview, inamin ang ilan sa kanila na nangungumbinsi sila ng mga kliyente na mag-invest sa kanilang kumpanya. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Chris Adapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News.